Let's go! Pero ngayon naman, ay mayroon na tayong natanggap na sulat at alamin natin ang ano nga ba ang hinaing ng ating letter sender naman. Oo, oh, ito ay, na. Ang daming hinaing, ha? Maraming hinaing kasi. Wala pa. Oh, dito lamang yan sa Soyu Advice. Let's go! Tingnan natin kung sino nga ba ang ating letter sender for tonight, today. Uy! Ayan, na-excite ako, ha? Ako din, na-excite talaga, eh. Okay. Mamaliin pa ako nito, eh. Ayan. Ito. Dear Soyu. Oh my God. Medyo ang hirap i-describe ng situation ko ngayon. Ramdam ko kasi na sobrang lamig na ng pakikitungo ng aking jowa ngayon. Ay. Giniginaw ka na. Tsara, wala yun dito. Naka-aircon si Naka-aircon, oo. Sa tuwing gusto kong pag-usapan ito ay iniiba niya ang topic at minsan nagagalit pa siya. Ayoko naman mag-assume at mag-overthink. Pero isang reason din ay proud na proud siyang mag-post ng stories kapag ibang lalaki. Pero pag ako, tinatago niya. Sa tuwing itatago naman siya sa laging naka-friends only siya. Kapag sinishare niya. Ano bang ginawa ko at ganito ang pinaparamdam niya sa akin? Sad boy. Napaka-sad naman noon talaga. Parang hindi siya proud na boyfriend ka niya. Tapos yung iba na sa story niya. Oh. Alam mo, kinakahiya ka niya, tapos. Actually, alam mo, feeling ko, wait lang, may theory ako, dalawa. Hindi siya proud sa'yo or baka may iba siyang mahal na. True. Oo. Or pwede natin bigyan ng benefit of the doubt. Ay, funny. Kasi meron yung iba na tinatago mo na yung relationship go ilabas. Kasi baka, agawin ng iba, gano'n. Actually, okay. May point ka dyan, Lorraine, no? Yung iba kasi, mas preferred nila yung, yung private lang yung relationship nila na hindi sila gano'n ka-showy talaga sa social media, but happy sila with their relationship. Eh, mas sila noon, mas contento sila sa gano'n. Pero, may ibang pinopost. Yes. At saka napag-usapan ba nila na let's keep this relationship private? Kasi kung wala naman, ikaw lang man nagdedesisyon na private ang relationship ninyo. Tama, desisyonada na. Oh my God. Why? May iba na. Diba? Hindi kasi ang hirap pa, hindi ka na fineflex eh. Wala naman kayong ganung usapan pala katulad ng sinabi usapan. Ni Wise. Tama. Tapos may i-fineflex pang iba, baka wala na siyang feelings for you. Or baka pinapakita niya pa rin sa public na single siya. Para maging available pa siya sa iba. For more chance of winning. Ay, hindi maganda yun. No? Parang Marites na Marites tayo ngayon. Totoo. Pero ano magandang ibigay na advice for sad boy? For sad boy, quick lang, kausapin muna yung yung girlfriend mo. Ano ba talaga ang patutunguhan ng relationship natin? Tapos mula doon, magsimula kayo. Tama, communication is key. Yun talaga. Totoo, tama, communication is key. Wala na akong masabi kasi communication naman talaga ang dapat na sagot niyan. Yun na talaga yun. Tapos, mag-usap kayo. Kasi pag hindi kayo nag-usap, saan pa yun mag-lead? Bigla na lang kinaghiwala, hindi nyo alam, pinag-usapan nyo na lang dapat, maayos pa naman pala, di ba? Parang damang-dama mo yun, ha? Kasi parang hindi naman kasi ako fineflex. What if so till si sad boy, siya rin mag-flex ng iba? Ay, gatihan na to. Paano kung nag-flip yung table, di ba? Gatihan na to. Tama. Iwag na lang kayong together. So, yun yung advice natin, mag-story na iba. Okay. Ang ganda ng advice. Totoo, pero sana nakatulong ang advice namin sa'yo na mag-post ng iba. Sana nga nakatulong. Hindi.